Musta Hunters, nandito naman tayo kali May. Tuloy-tuloy na po tayo. Unahin natin kay Zeus Zemogodakova. Ayan, at na-perfect natin yung pronunciation. Oh. Si Idol, magkano po ba ang ganitong error? If mali po ang pagkakasabi ko ng ibang error, pakicorrect na lang po. Basta po, pinaka-main error niya, tingnan na lang natin ano, para hindi masyadong humaba. At may highlighted naman ang iyong sinasabing mga error coin dito sa iyong 5 piso NGC ito, no? Dito sa may bandang kilay niya, sabi mo na lumubog nga siya, no? Ayan, at parang nagsalubong yung kilay dito ni Andres Bonifacio. Tapos sa yung sa baba, yung excess na sabi mo, ang tawag po diyan ay doubling, no? Yan, sa side na yan. Tapos yung sa kilay niya na nagsalubong, bali mga debris error po pag ganyan. Ayan, so double dot plus debris error. Sumunod kay Enrico Yutok. Good day, sir. Kali may permission to post and share my circulated coins 1996 1 piso, no mint mark, and 2002 5 piso without stars and double die. Tingnan natin. Ayan, so guys, hindi kasi natin masyadong pahabain ang video ngayon. Wala kang stars kung nakikita ninyo, mga ka-hunters. Ayan, mas malinaw. Wala nga stars at yung scallop borderline na pakurba-kurba na katabi ng rim, no? Double die nga po siya. Kita nyo, nag-doble, no? So, legit error ang yung 5 piso BSP. Ayan, magandang i-collect to kahit hindi na ganun kaganda. Pero mas maganda kung nakuha natin yan ang uncirculated. Sumunod kay Benny Hernandez. Good evening, sir. Pakilatis din po kung rotated die error at lettering RPB. Sirius at reverse letter I kung error din po. Salamat, Godless. Salamat din sa pag-share. Tingnan natin ang iyong 5 piso 1999. Basta mga may ganyang mga tali-tali or lastiko na yan, alam na natin yan. Rotated die error. Ayan. Off siya ng mga 5%. Rotated die error siya, 5%. Ayan, no. Tapos yung cogwheel niya, stick. Yung stick cogwheel na tinatawag nila, no. Kasi payat yung cogwheel, eh. Yeah, tapos 1999, medyo mababa ang mintage ng mga 1999. Tapos yung R niya, error nga siya. No? Pero very common lang yan sa mga 1999, yung mga letra na parang nagiging buo. No? Common yan sa 1999. Next, kay Junel Alaan, PTPA, 10 piso error coins, new hunt. Check na rin. Ito yung kay Junel Alaan. Ano? 10 piso sa Ubers na itong General 1 Luna. I mean, Antonio Luna, sorry. Nakakamali, no? Antonio Luna, sorry. Yan. Wala naman ako nakikitang unusual dito sa Ubers na 10 piso mo. No? Yung sa mga rim niya, parang mga dead lang naman yun, mga damage siya. Pero dito, sa reverse ng iyong Antonio Luna, ay yun, nandun. Sa may gitna, sa may mata ng kabayo, kung di ako nagkakamali. Mukhang error yun. Nakita nyo, guys. Ayan. Parang meron siyang extra metal dyan. Error po yan. Mga extra metal chip. Error yan. So, pwedeng i-collect to kahit hindi na ganun kaganda, no? Ayan. Sumunod kay Roy Flores. Ito din po yung reverse and reverse double die na year 2008. Reverse 2A. Tignan natin, Roy, kung reverse 2A at double die nga ba itong sa yung 10 piso. Ayan. 2008. Oo nga. Double die nga. Kikita nyo naman, guys, sa may rim, no? Dumoble yung rim. Ayan, no? May linya, paikot. Double die na po kasi ang tawag dyan. Kapag may mga dumodoble, doble yung karakter dyan. So, collectibles ang iyong year, 2008. Ayan. Pero mas maganda sana kung nakuha natin ng mga uncirculated condition. No? Ayun po kasi ang magandang ipagbili. At talaga magkaka-interest ang mga coin collectors pag ganoon kaganda pa, tapos meron pa siyang error. At sa reverse, reverse naman, sabi mo reverse 2A, no? Hindi po ito A, ito po ay B. Kasi ang A, plumeria shape yon. Ito ay star na to, pointed stars na yan, eh. So B yan. Tapos, alanganin, ito yung mga 2008, talagang napaka alanganin itong mga reverse nila, hybrid kung tawagin ko itong mga to, eh, hybrid itong mga year 2008 kasi alanganin nga die 2, alanganin die 3, di ba? Yung cogwheel, no?
kailanganin ano eh. Pero yung araw niya pang Daitri, yung araw sa baba na simbolo, pang Daitri din. Tapos yung year 1993, nakadikit sa inner circle, pati yung Bangko Sentral ng Pilipinas, nakadikit sa inner circle. Katangian po yan ng Daitri. Pero yung kanyang kagwil, alanganin. Pang Daito po. Kaya tinatawag kong mga hybrid yung mga ganyan. Mag-update po tayo dyan sa susunod ha. Albert Real, coin mo naman, idol measure din ako itong General Malbar na ang error niya. Crack sa leg niya hanggang sa pangalan niya na R. Malbar. E. Ayan, no? Tignan na lang natin. At medyo nabubulol ako sa pagkakatype mo ng ng ano, caption mo. No? Tignan natin ang iyong General Malbar. Pilipit Andila ako. Ayan. Tignan natin. No? Meron nga ako nakita dito sa may Coelho papunta doon sa pangalan. May linya. May extra metal na diretso. Kita nyo guys. Ayun no. Diba? Hindi po masasabing die crack ito. Hindi po kasi ganyan ang katangian ng mga die crack. Sabihin na natin mga debris or mga extra metal. Nga lang ito diretsong metal. You know? Straight eh. Papunta doon sa parang karakter na din ng kanyang damit, no? Hindi mo mapagkakamalang error kapag first time mo lang nakita ang baryang ito, di ba? Kaya error ang iyong 10 piso at may value yan, syempre. No, hindi ko lang mabibigyan ng eksaktong price yan, pero may pagbibili mo yan, siguro bigyan kita ng idea, no? Mga 300, simulan mo dun, pwede na yun. Sumunod kay Junel Alan, PTPA 5 piso NGC coins. Tingnan natin ang iyong coins, itong mga suki natin, ano, 5 piso, NDC 2019, Nonagon. Ayan, nag-misto lang multo ang face ni Andres Bonifacio, nakita niyo po. Ayan, no. Tapos yung bibig niya, nakabuka. Nag-misto lang multo. Parang naging blank face, ghost face. So, error coin, die adjustment strike, or trials error na nagresulta na parang multo ang face ni Andres Bonifacio. At sa reverse niya, ganun din. May karakter din doon. No? Yan, nasobrahan ito ng pagkakapres. Eh. Kaya nagkaroon ng ganyan. Eh. Die, adjustment, strike. Eh. Yan, legit ang iyong error coins. Magandang i-collect ito. At syempre, may value yan kung pag-uusapan. Pwede nyo ipagbili yung mga ganyan. I-listing nyo lang ng bukod sa ating community. At baka sakali, meron bumili at meron kayong makatransaksyon. Ayan guys, so tatapusin na natin sapagkat nakakapagod magsalita, no? Ako lang lagi nagsasalita, ayaw niyo magsalita, pambihira yan. Alright, biro lang. So sa mga bago lang sa ating channel, huwag kalilimutan mag-subscribe at pakiclick na rin yung bell para updated kayo kapag meron tayong bagong vlog kagaya nito. Ayan, at sa mga datihan na sa ating channel, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pag-support. Pinapangako ko, tuloy-tuloy lang ating pagbibigayin mga informasyon about sa mga coins at doon sa mga gustong mag-share ng kanilang mga coins para isama sa content, share lang sakali may online Facebook page. Alright, maraming salamat po. Abangan nyo bukas, siyempre bukas naman. God bless you all. I'm out.